So muli, magandang gabi po sa ating lahat at tayo po mag-share ito po sa ating ginagawang daily devotion. At nandito na po tayo sa Joshua chapter 24 at ang akin pong isi-share dito po sa verses 1 to 5. Sinasabi nga po sa talatang ito, nagsalita na si Joshua sa mga tao sa Shikem. Tinipo ni Joshua sa Shikem ang lahat ng lipi ng Israel. Pinapunta niya na roon ang matatandang namumuno ng mga tagapangasiwa, ang mga hukum at mga opisyal ng Israel, at sila'y humarap sa Diyos. Sinabi niya, ito ang pinasasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Nung una, ang inyong mga ninuno na ay naninirahan sa kabila ng ilog ng Euphrates, isa sa mga ito, si Tera na ama ni Abraham at ni Nahor, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham bukod sa lupain yun at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong lupain ng Kanaan. Pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya. Binigay ko sa kanya si Isaac at kay Isaac. Binigay ko si Jacob at si Esau. Binigay ko kay Esau ang kabarulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Isinugo ko si Moises at si Aaron at sa pamamagitan ng mga salot, pinahirapan ko ang mga Ehipsyo. Katapos ay inilabas ko kayo roon. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. Amen po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ay para po kay Hermolina na matatagpuan sa Joshua chapter 24 verse 6 to 10. Sabi dito, but when your ancestors arrived at the Red Sea, the Egyptians chased after you with chariots and charioteers. When your ancestors cried out to the Lord, I put darkness between you and the Egyptians. I brought the sea crashing down on the Egyptians, drowning them. With your every own eyes, you saw what I did. Then you live in the wilderness for many years. Finally, I brought you into the land of the Amorites on the east side of the Jordan. They fought against you, but I destroyed them before you. I gave you victory over them, and you took possession of their land. Then Balak son of Zippor, king of Moab, started a war against Israel. He summoned Balaam son of Beor to curse you, but I would not listen to him. Instead, I made Balaam bless you, and so I rescued you from Balak. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Preso, thank you, Lord. Amen. Paga, please, everyone. Thank you. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Joshua chapter 24, verse 11 to 13. At kayo'y tumawid sa Jordan at dumating sa Jericho. At ang mga tao sa Jericho ay nakipaglaban sa inyo. Ang Amoriyo at ang Periseo at ang Kananeo at ang Heteo at ang Gergeseo, ang Hawiyo at ang Jebuseo. At ibinigay ko sila sa inyong kamay. At sinuko ko ang malalaking putakti sa unahan ninyo na siyang nagtagboy sa kanila sa harap ninyo sa makatuwid bagay sa dalawang hari ng mga Amoriyo, hindi sa pamamagitan ng inyong tabak ni ang na inyong busog. At ang aking binigyan kayo ng lupain na hindi ninyo binukid at ang mga bayan hindi ninyo itinayo at ang inyong itinatahanan at ang mga ubasan at mga alibuhan na hindi ninyo itinanim sa inyong kinakain. Amen.
Joshua chapter 24, verse 14 to 17. Ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan. Inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglingkuran na inyong mga magulang sa dako roon ng ilog at sa Ehipto. At inyong paglingkuran ang Panginoon. Ako inakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon ay piliin nyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog o ng Diyos ng mga Amorheyo na ang lupaan nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambayanan ay maglilingkod kami sa Panginoon. At ang bayan ay sumagot at nagsabi, malayo nawa sa amin ang aming pabayaan ang Panginoon sa paglilingkod sa ibang mga Diyos. Sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay siyang nagsampa sa atin at sa ating mga magulang mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin at siyang gumawa ng mga dakilang tandang yaon sa ating paningin. At iniingatan kayo sa lahat ng daan ng aking pinaroonan at sa gitna ng lahat ng mga bayan ng ating dinaraanan. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Joshua 24, verse 18 to 22. Itinaboy ng Panginoon sa harap natin ang lahat ng mga bayan, ang mga Amoreo na tumahan sa lupain, kaya't kami ay maglilingkod din sa Panginoon, sapagkat siya ay ating Diyos. Sinabi ni Joshua sa bayan, kayo'y hindi makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang banal na Diyos. Siya'y mapanibughuing Diyos. Hindi niya ipatatawad ang inyong pagsalangsang ni ang inyong mga kasalanan. Kung inyong pabayaan ng Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hihiwalay nga siya at gagawan kayo ng kasamaan at lilipulin kayo pagkatapos na kaniyang nagawan kayo ng mabuti. Sinabi ng bayan kay Joshua, hindi kundi kami ay maglilingkod sa Panginoon. Sinabi ni Joshua sa bayan, kayo'y mga saksi laban sa inyong sarili na inyong pinili sa inyo ang Panginoon upang paglingkuran siya. At sinabi nila, kami ay mga saksi. Yun lang po, buhay ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa lahat. At babasahin ko po ngayon ay makikita sa Joshua 24, verse 23 to 27. Now therefore, put away, he said, the strange gods which are among you, and incline your heart unto the Lord God is Israel. And the people said unto Joshua, the Lord our God, will we serve, and his voice will we obey. So Joshua made a covenant with the people that day, and set them a statute and an ordinance in Shechem. And Joshua wrote this word in the book of the law of God, and took a great stone, and set it up there under an oak that was by the sanctuary of the Lord. And Joshua said unto all the people, behold, this stone should be a witness unto us, for it hath read all the words of the Lord, which he speak unto us, it's all be therefore a witness unto you. Let's you deny your gods. Yun lang po rin ang Diyos. God bless.
Magandang papapalang gabi po. At babasahin ko po ay sa Joshua chapter 24 verse 28 to 33. Gabi po rito, then Joshua sent all the people away to their own homelands, leaders buried in the promised land. After this, Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. They buried him in the land he had been allocated at Timnath Serah in the hill country of Ephraim, north of Mount Gaash. The people of Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua, of the elders who outlived him. Those who had personally experienced all that the Lord had done for Israel. The bones of Joseph, which the Israelites had brought along with them when they left Egypt, were buried at Shechem in the plot of land Jacob had bought from the sons of Hamor for 100 pieces of silver. This land was located in the territory allotted to the descendants of Joseph. Eleazar, son of Aaron, also died. He was buried in the hill country of Ephraim in the town of Gibeah, which had been given to his son Phinehas. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Praise God, hallelujah, thank you, God, amen. God bless po.